tinanong ng Manila International Airport Authority ang mga terminal manager at service provider ng NAIA kaugnay sa pagsulpot ng mga surot, ipis at daga sa paliparan. Dahil nga riyan ay mapapadalas na raw ang disinfection sa airport. Nasa front line na balitang yan si Gerard de la Peña. Kung dati ay puno ng mga upo ang gawa sa ratan, ang bahaging ito ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 2, ngayon wala na ang mga yan. Tanging ang desk ng Department of Tourism na lang ang natitirang setup na gawa sa ratan. Pinagtatanggal muna ng Manila International Airport Authority ang mga ratan furniture kasunod ng mga reklamo ng ilang pasahero na nakagat sila ng surot. Kumalat din ang mga video sa social media na may daga at ipis sa NAIA Terminal 3. Kaya mga pasahero napipilitang sumalampak sa sahig dahil sa takot. Mag-iingat na lang po, hindi na lang po ako Para masolusyonan ang problema, ipinatawag ni MIAA General Manager Eric Ines ang mga namamahala sa apat na terminal ng NAIA. Sila ang may hawak ng mga kontrata para sa pest control at housekeeping ng mga terminal. Present din ang mga taga General Services Division, Medical at Bureau of Quarantine. Ipinatawag din ang pest control services provider ng NAIA. Dito inamin ng MIAA ang pagkukulang matapos ang nagsusulputang mga peste. Yung statement ng ating GM, inako naman na yung responsibility. Sinasabi niya na we take full responsibility. Hindi magkakaroon ng ganong infestation kung religiously nasusunod ito. Taon-taon ng renewal ng kontrata ng mga housekeeping at pest control service provider sa NAIA. At matapos ang ikatlong taon, kailangan na ulit nilang sumali sa bidding para makapagpatuloy ng serbisyo. Apat na service provider ang kailangan sumali ulit sa bidding ngayong taon. Ang mga narinyo naman, binigyan ng ultimatum na sundin na nakasaad sa kanilang kontrata kung gustong manatili. Pinapabantayan na rin sa mga terminal manager ang trabaho ng mga provider. Ang mga service provider naman, nangako magdadagdag ng mga tauhan. Ito yung tinatawag na gang chairs kung saan nakaupo yung mga pasahero habang naghihintay ng kanilang sundo o ng kanilang flight. Sa mga susunod na linggo raw, baka may mga pagkakataon na kailangan paalisin yung mga pasahero nakaupo dahil mas mapadalas na yung disinfection dito sa loob na NAIA. Pagsasabihan din ng mga negosyo sa loob ng airport na siguruhin ang kalinisan para iwas peste. Pinaiimbestigahan na rin ng OFW Party List sa kamera ang pagsulpot ng mga surot, daga at ipis sa NAIA. Alam mo, Gerard, ang nakakagulo talaga at ang talagang nakakatakot na baka mamaya maubusan tayo ng mga turista dito. Miski Pinoy natin, ayaw nang umuwi at pumunta sa ating mga terminals. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.